Hi, welcome to Mr. Romeo DIY TV. So ang pag-uusapan natin ngayon is nv350, yung pag-adjust ng headlight, yung alignment. So minsan pag nagda-drive tayo, medyo mababa yung headlight. So kung gusto nating i-adjust, ituturo ko sa inyo yung procedure, paano pag-adjust, and then kung saan yung location ng headlight na to, yung adjustment ng headlight. Okay, minsan hindi natin alam, pag nagda-drive tayo, is nasisilaw na pala natin yung kasalubong natin, medyo mataas na pala yung headlight. So ang kailangan na natin siyang i-adjust. So para hindi na rin tayo makaabala, or siyempre galit din yung kasalubong mo, medyo nasisilaw siya. So pag-check naman ang alignment ng headlight, is hindi naman ganun kahirap. So magpe-prepare ka lang ng mga tools like yung screw, spirit level, measuring tape, level ground at garahe na dark para matest natin yung headlight. Okay, so ina-advise ko rin, i-check nyo rin doon sa mga manual nyo pag-adjust ng headlight. So meron akong bibigay na example. Let's say ang center point ng headlight mo is kailangan siya 1 cm lower every meter na nag-move yung ang inyong car. So if the center point ng car nyo is 40 cm from the ground, when your car is 50 cm from wall, then the center point is 35 cm. So when your car is 5 meter from the wall, if this is the case, so the headlights need to be adjusted at center point is at 35 cm. So example lang yun. Okay, so pupunta naman tayo sa preparation bago natin i-adjust yung headlight. So unang-una, dapat nakapark siya sa level ground. So i-check mo rin yung spirit level, kung level ba. Kung merong mga karga ka, tanggalin mo muna para maging level yung sasakyan mo. So yun ang importante, kailangan level muna yung ating sasakyan bago tayo mag-adjust ng headlight. And then i-measure mo from the garage, yung wall facing yung kotse mo, 50 cm. And then turn on the headlights, and then i-mark mo yung horizontal. And then pagkatapos mong i-mark yung horizontal, mag-measure ka ng another 10 cm sa baba. Same din yung line niya. And then depende kasi sa manufacturer ng sasakyan. Merong 1% at 1.2 yung value ng inclination. So ibig sabihin, kapag 1%, so yung beam magtitil siya 10 cm every 10 meter. Kung 1.2% naman siya, magtitil siya ng 12 cm every 10 meter. So i-check na lang nyo sa manual nyo or sa kotse nyo kung ano yung inclination value ng headlight niya. Okay, so pagkatapos mong mamarkahan, ilayo mo ngayon yung sasakyan mo paatras ng 10 meters and then turn on the headlights. So dapat mag-align siya dun sa pangalawang ginawa mong line. So kapag hindi siya nagtugma, ibig sabihin, kailangan mo na i-adjust yung headlight mo. So, ganun lang kadali ang pag-adjust ng headlight natin. So, ngayon, sa susunod na video, ipapakita ko naman sa inyo kung saan location ng headlight. So, watch for the next video. Okay, so ipapakita ko ngayon dito yung sa video na to kung saan located yung adjustment ng headlight. So, start mo muna yung engine, then buksan natin yung headlight para ma-check natin yung alignment niya. So facing dun sa wall, dapat sa gabi para makita nyo, about 50 cm, then markahan nyo, then after that atras kayo ng 10 meter. Okay, so sa ilalim nito, sa ilalim ng pedal, itong kulay black na to, nakikita nyo yan yung sa likod ng headlight. So gagamit lang kayo ng size 8 na T-range para sa adjustment. So pag pakaliwa ang pihit, pataas yon, and then pag pakanan, pababa yung adjustment niya. Okay, tuturo ko naman dun sa kabilang side yung adjustment naman ng isang headlight, dun sa right side. So nandito siya sa sabi passenger, sa bandang ilalim din. Ganun din, natatakpan din siya ng maliit na cover na black. So tatanggalin mo lang yan, then use number 8 na T-range. Ganun din pag adjust, kung gusto mo siyang itaas,
pakadiwa ang pihit, and then gusto mong adjust pababa, pakanan naman ang pihit. So yan lang, tanggalin mo lang yung takip na yan and then adjust mo na siya. So yan ang adjustment ng headlight for nv350. Okay, so pagkatapos niyong ma-adjust yung headlight at nakita niyo na kung saan pwedeng adjust, i-test drive niyo rin during the night. So kung tama lang yung pagkaka-adjust niyo. Kung hindi naman, at medyo ano, i-consulta niyo na rin dun sa mga expert. Okay, sana nagustuhan niyo yung video. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share my video. Keep safe, everyone. Bye!